Nadaan na namin ang bahay kubo na ito sa tabi ng kalsada. Mag-asawang katutubo ang naninirahan dito. Mahirap ang kanilang buhay. Maagang nakapag-asawa dahil sa kahirapan. Hindi na daw kasi sila kayang pag-aralin ng kanilang ama dahil sa dami nilang magkakapatid. Kaya pag-aasawa ang napili niya para matakasan ang kahirapan. Pero hindi nangyari ang inaasam niyang pag-aluhan sa buhay. Pagkos ay naging mahirap din ang kanyang tinahak na landas. Sa pagsasaka sila umaasa ng kanyang asawa. Ang pagkain nila, balanghoy, kamote, ang inihahain niya sa kanyang mga anak. May sakit ang kanyang asawa dahil sa labis na pagtatrabaho sa bukid. Kaya ngayon ay hirap silang mag-iina kung saan kukuha ng pagkain nila sa araw-araw. Narito po ang kwento ng kanyang buhay. Ayo. Hi. Good morning, ate. Ayong buntag. Pasensya ka na, ha? Kung maistorbo kita, okay lang? Ipugong biyayero. Okay lang ba makausap ka namin? Okay lang? Kabalo ka mag-Tagalog? Dili. Bisaya? Dili. Kabalo ko mag-Bisaya. Kabalo ka? Gamay? Okay. Ako si Paul, ha? Paul Tesalona, Upugong Biyahero. Anong pangalan mo? Ano sa pangalan? Melody. Melody. Okay, ilang taong ka na? 22. Okay, may asawa ka na? Ano, sir? Mayroon. Okay. Nasaan yung bana? Narabiga, sir. Nasakit. Nasaan? Nagsakit daw. Nasa taas? Sakit ang likod, sir. Ah, nandiyan sa taas? Okay, pila mong anak? Tulo. Ilan taong ka nag-asawa? Kuan. 16 pa ko namin. 16 years old ka nag-asawa. Okay, yung 16 years old mo, may binoya, boya? Dili, sir. Parang... Namin yun lang ko, sir, kay kanang pag-eskwila na mo, dili ka kaya po ako ang papa. Okay, so asawa daw po siya kasi hindi na kaya ng kanyang papa. Napag-aralin kayo? Grade 5 ra, sir. Grade 5 ka lang noon. So, dahil hindi na kayo kayang pag-aralin, nag... Ano ka na? Asawa ka na hanggang? Kaya daghan manggod may managsoon, sir. Oh, ilan? Ilan kayo magkakapatid? Kuan? 13. Kung kamusta ang buhay niyo dito? Usay wala yun, sir. Minsan wala. Opo, paano yung pagkain nyo? Masay mong pagkain? Kaon dito? Masay mong kaon mo yung sa inay balang huwin nga na pagkapalit po ni humay. Pero gamay ra, sir. Ano bang trabaho ng asawa mo? Umara, sir. Saka. Saka. Nagsasaka lang siya? Minsan na lamang daw sila makakain ng bigas. Madalas ay kamuting kahoy ang kanilang kinakain. Hindi na siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil maaga siyang nakapag-asawa. Hindi na daw kasi kaya ng kanyang mga magulang na sila ay pag-aralin pa. At nung nag-aaral daw sila, kamote ang baon nila sa school. Nagtatago sila sa damuhan kapag kumakain sila dahil madalas ay nabubuli sila ng kanilang mga kaklase. Nagtatago sila sa mga sa likod ng school, sa damuhan. Doon sila kumakain. Kasi yung baon nila, yung parang inihaw na kamote. So, nung nag-aaral kayo, pag kumakain kayo sa school, pag break time, nagtatago kayo sa damuhan. Tago with me, sir. O para hindi makita yung baon ninyo na kahit kamote yung kinakain nyo. Nabubuli kayo sa school, ganun.
usay pa nang nakadyawan ba daw mo sa eskulahan? Usay kansawan min tago kanang natagam na lagi min kansawan min tumatong tago na mi pagka kanang mga una mo. Okay, pwede ba namin? Ito kasi yung bahay nila eh. Sa payag, parang payag lang na kubo, na bahay kubo, isa sa mga bahay talaga ng mga katutubo. Ito, bunso mo na to. Bunso, kamusta asawa mo? May sakit? Bakit masakit likod? Sa pag-umara, sir. Ano yun? Sa pagsasaka. Ah, sa pagsasaka. So nagpapahinga lang siya. Sumakit daw yung likod. Okay lang ba maistorbo namin siya? Okay, Rasa. Okay. Pwede kami tumuloy dito sa bahay nyo? David, erongan. May ero kasi. May aso. Kids, now! Kids! David! Yung bahay po nila, tinan nyo. Grabe, no? David! Okay. David! Ito yung bahay nila, mga kababayan. Isang bahay kubo. Na mayroong tawag dyan? Kawayan sa taas, parang ganun silong. Mayroon pa naman din eh. May baby ka pa dyan? Okay, ito pang ilan to? Ikaduha. May aso. Okay, ikat dito. Okay lang kung nagpapahinga yata eh, may sakit siya eh. Kumain na kayo? Wala pa? Hey, kuya. Ilan po? Sige lang, tulog ka lang yan. Medyo may sakit yata si kuya. Hindi pa kayo kumain? Dili pa? Wala. Ano to? Asin? Daming asin ha. Kasi ganyan talaga sila mga kababayan. Nag-iipon sila ng asin. No? Napakalaga ng asin sa inyo. Ano? Teka nga, lagay ko lang po dito. Mike lang yan, tiya. Okay. So, ang buhay nyo dito mahirap. Mahirap ang buhay? Mahirap, sir. Kamusta yung ano, yung gastusin sa araw-araw, sa kayong kumukuha ng pera? Makaharvest ng saging, sir. Damay, lato kayo ng saging. So, makaharvest kayo ng saging? Kulang. Okay. Hi, kuya. Pasensya, kuya. Kung naistarabo kayo, ha? Okay. Kamusta ang ilaw nyo dito? Madilim sa gabi? Anong ilaw nyo? Spotlight. Ano, di battery, di charge? Di charge. Asa mag-charge? Sa mapula. Magbayad? Pila bayad? Cheese. So magdamag na yan? Magdamag ng gamit nyo ilaw? Hindi ka ba? Tibok adlaw na, tibok gabi na daw na, ang tubuntag. Dili, sir. Dali ramalaw ba? Madali lang. So sa gabi, madilim na. Okay. Kuha ng solar. Pati yung bag ko pa kuha. Okay. Liit ng bahay nyo. Andito pa yung baby? Andito? Ilang taon na yan? Wala ka daw kabulan. Bago pa lang. Dalawa kabulan pa lang. Si kuya, may sakit daw kuya. Kuya, halika kuya. Halika. Ay, dyan ka lang. O sige. Hello. Ang liit ng bahay nyo ha. Paano meron akong ibibigay sa inyo? Ikaw kayo nitong solar. Para meron kayong ilaw dito. Liliit. Nasaan yung isang anak mo? Ilan ang taon yon? 5. Oh. Ito. Teka lang ha. Kuya. Pahawak lang ko kuya. Magbigay ko kayo nitong solar. Para meron kayong ilaw dito. Marunong kang gumamit dito? Kabalo ka? Kasi. Yan. Okay. Teka lang. Tawag nga. Yan. Ito yung ano. Pwede mong ilagay siya dito. Yan. Ilalagay mo lang siya.
para kung pwede mong ipik sa bubong. Pero kung hindi naman, kahit hindi na ito nakabit, basta ito nakatali lang. Okay, ganito siya gamitin. Okay na to. Papasok lang natin dito. Ito, ito yung ibibilad sa araw. Yan. Okay. Tapos, lalakabit ko lang to dito. Kabit lang natin. O, oh, yan o. Oh. Nag-charge na siya, kuya. Hmm? Tapos, yan. Ayan. Tapos mamayang gabi, automatic na itong iilaw pag madilim. O salty daw. Automatic na sa siga pag mungit-ngit. Pag gabi, o tinan mo ha. Pag madilim na siya, teka, kailangan madilim siya. O, yun. O, yan. Automatic siya umiilaw pagka madilim na. O, pag gabi, yes. Ilaw na siya. O, pag naaraw na ulit, namatay na. No? So, ganun lang. Pwede nyo siyang ishabit. Kung gusto nyo nakaganto siya. Para habang nag-charge siya. Hawakan mo muna to. Yan. Para hindi na kayo madilim. Mayroon din naman yung remote. Pwedeng gamitan ng remote. Oh. Pwedeng off. Mm. Na? Pindot lang. Tapos pindot lang natin automatic. Para mamayang gabi ilaw na siya. Hawakan mo tong remote. Yan na. Para makatulong sa inyo. Para meron po silang ilaw. No? Kamira ba kayong bigas? Wala, sir. Bakit wala? Wala kayong bigas? Wala na bigas? Wala. Gamay lang, sir. Gamay lang. O, kunin ang bigas. O, kunin ang bigas. O, kumita ko siya. Ah, may trangkaso ka. Naku, wala tayong by Jessic na nadala doon, oh. Nalimutan. Pagaling ka, ha? Ha, pagaling. O. Okay. Nag-aaral na ba yung anak mo? Wala pa. Pag-aaralin ha, bata. Layo ng eskwelahan dito eh. Nung nag-aaral ka, dito ka din nag-stay? Dito ka nakatira? Tapos napasok ka sa Mapola? Naglalakad kayo? Pila ka oras ang lakad? Bili man na mo kuha, dili na mo ma-estimate, sir. Daganon man na mo, arandali, dili mo ma-late. Ah, okay. So, tinatakbo na lang. Grabe. Oh, ito, bigas ha. Kung kayo itong bigas. Para meron kayong pangkonsumo, ha? Sir. Maraming magpasalamat, may sir, kay niabot mo na nanang na kaon. Nagnanak po ni Suga. Yan, okay. At may ipapaabot lang akong tulong din sa inyo. Ito, galing kay Tita Aurea Fe Herold. Nagbigay po siya ng 2,750. So, ito pong mga ganito, yung cash. May binibigay kami na galing sa sponsor kasi minsan nagpapadala po sila. Sabi po nila sa amin kung saan nyo pwedeng itulong doon ibigay. So dahil napuntahan po namin kayo, sa inyo na lang namin ito ibibigay ha. Okay. Magawin na nating 3,000. Okay. Oh, ito. Ha? Thank you. Thank you po sa ating sponsor kay Tita Aurea Fe Herold. Marami pong salamat sa 2,750. So, sana makatulong sa inyo, ha? Mahirap ang buhay nyo dito, pero pag sumikapan nyo, ha? Okay. Kuya, pagaling ka, ha? Bil ka tambal. Na by Jessic. Paracetamol para gumaling asawa mo, ha? Okay. Sige po, marami pong salamat sa sponsor natin. At siya po si Melody. Anong pangalan, kuya? David. Ha? David. David. Okay, ilang taon mo na? 26. Ikaw ay 22. Okay, magsama kayo ng maayos ha. Huwag mahalan at huwag kayong maghihiwalay. Huwag kayong mag-aaway ha. Tapos pag-aralin ng mga bata ha. Okay, gamitin nyo yung solar ha para mayroon kayong ilaw ha. O sige, alis na kami. Salamat. Sige po, marami pong salamat sa inyo lahat mga kabayan. God bless pa sa inyo.